Now, dito tayo sa tanong na itong 3, sa time 3:24, ito yon. Tapos, sa time itong 10, ito naman yon. Ang tanong dito ay, bakit po 4, saan yung 4? Ito siguro na 4. Bakit di hinanapan ng LCM tulad dito sa kabila daw? Una sa lahat, gusto kong malaman nyo na na-appreciate ko talaga yung mga nagtatanong, yung mga gustong i-clarify yung mga napapanood nila or yung mga nakikita o nababasa nila. Kaya kung meron kayong gustong i-clarify, huwag na huwag kayong mahiyang magtanong. At sa FB group naman natin, as much as possible, iwasan yung pagtawanan yung mga maling sagot. At para naman sa mga nag-comment na mga maling sagot, okay lang yan. Mas maganda nga ngayon kayo magkamali para sa actual na exam, hopefully, tama yung mga sagot ninyo. Makakapasa kayo. Lagi ko nga ang sinasabi ito na sa mga post natin sa FB group na the more you participate, the more you learn. Now, dito tayo sa tanong. Bakit di po hanapan ng LCM tulad dito sa kabila? Actually, pareho lang silang hinanapan. Ngayon, ang ginawa ko lang dito sa unang tanong ay dito lang tayo nag-focus sa 4 at 7. Bali, hindi natin sinali si 7. Ngayon, kung isali natin si 7, isasali natin si 7 para makita niyong pareho lang siya. Ang ginawa lang natin kanina ay dito sa video ito ay ito muna ang 4 at M, pero later on, i-multiply mo naman din si 7. Ngayon, ang gagawin natin ay ipariha natin sa kabila. Ang LCM dito sa tatlo ay 28M. Idirekta natin yan. So, this is 1 over 4 plus 1 over M equals 3 over 7. 28M times 1/4 or 28 divided by 4. And this is 7M plus 28M times 1 over M. Cancel mo lang si M and this is equals to 28. Equals 28M times 3 over 7 or direkta ka dito sa 28 divided by 7 and that is equals to 4. 4 times 3 is equals to 12 at andyan pa rin yung letter M natin. Next, ipagsama ang mga like terms. So, i-keep natin si 28 dito. Since 7M ay pang-add dyan, pag matransfer na sa kabila ay pang-minus na siya sa 12M. So, 28 is equals to 12M minus 7M. Now, 12M minus 7M and that is equals to 5M. So, 28 equals 5M. Para ma-isolate natin si M dito, since si 5 pang-multiply sa M, pang-divide na ngayon siya sa 28. So, it will be 28 over 5 and that is equals to M. Ngayon, ating balikan yung previous na video. Dito sa kabila, ito yung nasa previous na video natin. 28 over 5 is equals to M. Pariho lang din siya. 28 over 5 equals to M. Ngayon, ito naman isa ang ibaliktad natin. Delete muna natin ito. Bali, itong sa pangalawa naman na instead na ang LCM sa lahat ang hinanap natin, ang gagawin naman natin ay kung ano yung ginawa natin dito sa kabila. Na ito lang ang hanapan natin ng LCM. So, ang LCM dyan ay 3M. So, 3M, 1 over M, plus 1 over 3M equals 1/4. Now,
3m times 1 over m, i-cancel out mo yung m, 3 na lang ang natira. Next, 3m times 1 over 3m, so 1 na lang ang natira. Tapos si 3m times 1 fourth, so 3m over 4. Next, 3 plus 1 and that is equals to 4. So i-delete lang natin yan and that is equals to 4. Now, since itong 4 dito ay pang-divide sa 3m natin, pang-multiply naman ito kapag matransfer. So nandito na yan, i-transfer natin. So that will be 4 times 4. 4 times 4 is equals to 16. So 16 equals 3m. Now since si 3, para ma-isolate natin si m, now since si 3 pang-multiply sa m, pang-divide naman ngayon siya sa 16. 16 over 3 equals m. Titingnan natin yung sa previous. Now ito naman yung sa previous. Tingnan mo, yung nasa last part. Pareho lang din siya. 16 over 3. Pareho lang din siya. Now, para sa mga gustong mapanood itong work problem na ito, please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung link. Next na question. Question po, si Mike po ang 3 times faster than Miguel. So, hindi po ba dapat kailangan pa i-multiply sa 3 yung final answer? Kasi daw, si Mike yung 3 times faster. Ang problem dito ay, ang given pala, Mike can repaint a doghouse 3 times faster kay Miguel. Remember, ang sabi natin sa video ito ay let M be the number of days si Mike can paint the doghouse alone. Bali, itong si Mike, ang nasa sagot natin ay 5 1/3 days. Yan si Mike. Si Mike ay 3 times faster kay Miguel. Kung faster si Mike kay Miguel, itong si Miguel ay i-multiply natin itong 5 and 1/3 days dito kay Miguel. Isa-isahin natin yan. 5 times 3 equals 15. So, 16 over 3, yan yung mixed fraction niya bago natin i-multiply ng 3. So, pwede namang i-cancel out yan kasi 3 times faster, that means 16 days. So, si Mike Miguel ay matapos niya ng 16 days. Again, si Mike yung faster, 3 times faster kay Miguel. So, kung slower si Miguel, matatapos niya ng 16 days. Slower man siya, so mas matagal. And since Mike is 3 times faster kay Miguel, kasi mas faster daw si Mike kay Miguel 3 times, kaya itong 16, i-divide natin ng 3 and that is equals to 5 and 1/3 days. Now, let's double check if it really takes them 4 days together. Wala man tayong ibang space. So, saan ba natin ilalagay ito? Delete na lang natin ito. Delete natin ito. Ang nandito ay how long would it take for Mike to do the repainting alone? Pero if they work together, it will take them 4 days to complete. Si Mike, 1 over, diba sabi natin this is equals to 16 over 3. So 1 over 16 over 3 plus yung kay Miguel that is 1 over 16 equals 1 fourth. Ito, para klaro lang, isa-isahin natin, 1 divided by 16 over 3. Kopyahin si 1, ang division maging multiplication. Reciprocal sa divisor is 3 over 16. So, therefore, this is the same as 3 over 16. Now, kopyahin yung denominator natin na 16. Kopyahin din si 1 fourth. 3 plus 1 is equals to 4.
Now, 4 over 16, ilis natin yan by finding the greatest common factor, which is 4. 4 divided by 4 is equals to 1. 16 divided by 4 is equals to 4. So, therefore, pareho na sila. Na isang trabaho, apat na araw. Kaya, 1/4 ang nilagay natin dyan. So, big sabihin, yung sagot natin na 5 1/3 days para kay Mike ay tama.